Sana kahit paano mapag-isipan itong si Apollo Quiboloy na dumalo sa House of Representatives. Kung ayaw niya sa House of Representatives, pwede rin po sa Senado, vice versa. Pero mukhang hindi po talaga mangyayari yon, mga tol, sapagkat mariin po ang paninindigan itong si Apollo Quiboloy na meron pong banta sa kanyang buhay at hindi daw po talaga siya dadalo diyan po sa Senado at saka sa Kongreso. Pero nakiusap po ito pong si Attorney Ferdinand Topacio kahapon matapos pong cited in contempt itong si Apollo Quiboloy at ni-request for the release of warrant of arrest and coordination sa Philippine National Police for the eventual arrest nga po nitong si Quiboloy, eh sabi ni Topacio, magkakausap daw muna siya dito kay Apollo Quiboloy at papayuhan niya po ng legal nang sa ganon, eh mapa-appear niya raw po sa House of Representatives. Pero mukhang hindi po yun mangyayari, daw pinagbigyan po ito ng Committee on Legislative Franchises. Sa dako naman ng Senado, eh ngayon pong araw na ito, nagsimula po yung ultimatum, ano, yung deadline, 48 hours po ito para po magpaliwanag itong si Apollo Quiboloy kung bakit hindi po siya nakadalo sa mga nakalipas na pagpapatawag na isinagawa po ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan po nitong si Senator Riza Ontiveros na kanina po ay meron pong naging press conference. Reaksyonan po natin ito pong press conference na nangyari dyan po sa Senado kaugnay po ng kinakaharap na problema nitong si Apollo Quiboloy. Yan, panoorin po natin mga tol. Okay? Ito tayo. Sabay namin pinirmahan ni SP Zubiri at dated March 13, by the way, ngayong araw, ay pumapatak na yung Metro, ika nga, ng 48 hours, a non-extendable period. Ang tinutukoy po dyan nitong si Senator Riza Ontiveros ay ang show cause order na pinirmahan nga po nila ni Senator Mig Zubiri, ang Senate President po natin, at saka siya, para po bigyan ng kadahilanan itong si Apollo Quiboloy o pagpaliwanagin itong si Apollo Quiboloy kung bakit hindi siya dapat ipaaresto ng ating Senado. Ang nilalaman po ng show cause order na ito ay basahin ko na lamang po yung ikalawang paragraph. You are hereby ordered to show cause, magpaliwanag, with a non-extendable period of 48 hours, starting po yan today, from receipt of the order, why you should not be ordered, arrested, and detained at the office of the Sergeant at Arms, diyan po sa sa Senado. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Senator Riza Ontiveros. On receipt, no? Sa loob ng 48 hours na iyon, kailangan mag-show cause, magbigay ng katanggap-tanggap na dahilan si Apollo Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin at sa wakas paapirin na dito sa komite. By the way, before I forget, mga tol, may mga kumalat at isa po tayo doon sa nag-content noon na meron pong 17 conditions na isinet at naniwala nga rin po doon itong si Senator Riza Ontiveros, ang kampo ni Quiboloy o si Quiboloy mismo. Pero ito po ay pinabulaanan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Wala daw po na inilalabas na statement or conditions ito pong si Apollo Quiboloy as reflecting doon po sa mga sumusuportang vlogger sa kanya, kaya po natin ito nireaksyonan. Hindi daw po yun totoo. O yan, in fairness kay Apollo Quiboloy, hindi daw po totoo yung 17 conditions na kumalat sa internet nitong mga nakaraang araw. Bigay ng maayos na dahilan, edi paarestuhin na nga na siya ng Senado. May basher tayo. Hindi ako abogado, pero sabi sa akin ng mga kaibigan kong abogado, ang utak ko pang abogado. Anong masasabi mo doon? Ha? Hindi lang 10 kaibigan kong abogado. Marami sila. Pero sabi nila, ang utak ko daw, pang abogado. Dahil inaasar ko lang itong mga bashers ko, mga tol. Baka sabihin niyo naman, mayabang ako. Para mag-appear dito sa atin. Okay, tuloy tayo. Sorry, written. Oo.
Ang tinatanong dito, kung pwede daw yung written explanations. Tingnan natin kung ano yung kasagutan dito nitong si Senator Risa. Show cause order ay through any form of communication, kahit written. Okay. So, kung katanggap-tanggap, by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and all indications so far would show there's no acceptable reason na hindi siya pa-appeal dito. Yan ang isa sa mga pinaniniwalaan ng majority ng mga Pilipino ngayon na sumusubaybay dito sa hearing ni Abuloy and then ni Kibuloy, na talagang walang katanggap-tanggap na kadahilanan ang maaaring magpaliwanag kung bakit po siya hindi dumadalo sa Senado. Kasi yung mga paliwanag niya doon sa mga naging statement niya na mayroong banta sa kanyang buhay, pinabulaanan na po iyan ng ating Philippine National Police, at sinasabi kung kinakailangan mag-provide po ng security para masigurado ang safety nito pong si Kibuloy, eh gagawin po, willing pong gawin ng ating kapulisan. At yung mga sinasabi naman itong si Kibuloy na rendition o yung pagkikidnap daw po sa kanya at pagpapaliquidate, wala naman po yung basihan. Yun po ay kanyang, hindi natin alam, gawa-gawa lamang o epekto na po ng pagkabalisa dahil po sa kinakaharap niyang napakaraming problema sa kasalukuyan. Then, isa sa gawa na yung pag-aresto sa kanya. Mahina, sayang, hindi natin nadedeliver yung tanong. Yung show cause order ay communication ng buong Senado na at pinirmahan ng pinakamataas na official dito, ang Senate President. So, I don't think kailangan pang bumalik sa committee ko dahil kumbaga yung buong Senado na ang nagpapa-appear sa kanya sa harap ng isa sa mga komite niya. Now, talon muna tayo. Kasi dalawa ang issue na pinag-uusapan ngayon dito kay Kibuloy. Yung problema sa Senado kung saan inaalegasyonan siya na di umano'y gumawa po ng mga karumandumang lakrimen. Ang punto dyan ng mga nagtatanggol sa kanya, Senate is not the proper forum to verify or to ferret out the truth. Ano? Ibig sabihin, hindi daw po yung Senado ang tamang lugar para po malaman kung ano po ba ang katotohanan. Pero we must remember na hindi nga po korte ang Senado. Pero they are mandated ng Constitution to conduct hearing in aid of legislation. And pinaliwanag na po yan itong si Senator Risa Ontiveros na sa kanila sa nakalipas po na hearing na isinagawa po nila na in response doon po sa sinasabi ni Robin Padilla na wala pong mangyayari dyan, ay meron na po silang naisip na proposal para maging batas. Ito po yung bigyan ng proteksyon ang mga individual na nagsasagawa po ng kanilang volunteer activity sa isang religious organization to be covered with social protection. Kasi lumabas po dun sa hearing na ito pong mga di umano'y nagre-reklamo kay Kibuloy, nag-volunteer daw po ito, yet parang walang social protection dahil nga hindi sila covered ng labor laws daw dahil volunteer nga lang yung kanilang activity. Kaya parang yun yung binubuo ngayon na proposal para maging batas na kahit volunteer activity lamang, dapat meron pa rin sense of protection na makukuha sa ating batas. Kaya sa party na yon, sablay na kakagad si Senator Robin Padilla dahil hindi totoo na yung sinasabi niya na ang ginagawa nitong si Senator Risa Ontiveros ay hindi makakapaglikha ng maaaring proposal or bill sa hinaharap. Talon tayo sa another issue dyan po sa House of Representatives. Kahapon, nagpatuloy ang ika-anim na hearing dyan po sa Kamara sa Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan po nitong si Gus Tambunting. At doon po, sa hearing na yon, napag-alaman po natin na muling hindi dumalo itong si Apollo Kibuloy, kaya itong si Representative Johnny Pimentel ay nag-move to cite him in contempt. Though, may mga pleadings itong kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na nung una, wag daw i-contempt itong si Apollo Kibuloy. Pero hindi po nagpatinag ang mga senador ay ang mga kongresista at sinekond po iyon
ng ilang kongresista doon, although patuloy na nakikiusap ito pong si Attorney Topacio na naig pa rin ang rule of law at doon kinontempt nga po itong si Apollo Quiboloy at nag-utos sa Secretary General po ng House of Representatives na makipag-coordinate na po sa ating Philippine National Police for the possible arrest nitong si Apollo Quiboloy. Yet, dahil nga po nirerespeto ng ating Kongreso ang due process, syempre ang karapatan din itong si Apollo Quiboloy, ay binigyan pa rin po ng pagkakataon katulad po ng binigay ng Senado 2 araw para po makapagpaliwanag din po itong si Apollo Quiboloy o makausap ng kanyang abogado at mapakiusapan, hopefully, na umapir dyan po sa Kongreso. Pero tingin ko, hindi po yan mangyayari. Kaya tingnan naman natin ngayon, ito pong latest interview mula po sa isang party list dyan po sa Kongreso, ang PBA party list, kung saan ang congresswoman na representative nito ay si Congresswoman Migs Nograles. Pakinggan po natin ang interview kanina dito po kay PBA party list Migs Nograles. Ang SMNI at kaso po laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ano ang panig ng Kamara dito? Kahapon po, nagkaroon ng committee hearing sa legislative franchise and cite and contempt si Pastor Quiboloy dahil nga po hindi siya nagpakita. So dahil hindi siya nagpakita, syempre it's against the rules dahil po parang hindi niya nilirespeto ang aming rules. 3 beses na po namin inimbita at hindi nagpakita. At may dinala pong, may abogado nagpakita po in behalf of him na mabait naman po si chairman na sinabi, sige, pakinggan natin. Diba? Mm-hmm. Pero iba pa rin ang pag-cite ng contempt. Pero kahapon din po ay ipinasa sa committee level ang bill on the revocation ng yun. Franchise ng Suarez Hall. Ito po, lilinawin lang din natin. Kasi yun po ay bill pa lamang. Ang narinig po natin kanina sa press conference na isinagawa ng House of Representatives kung saan kasama po doon si Congressman Gus Tambunting, ay ang dadaanan po kasi niyan after ng approval sa committee level, dadalhin po ito sa plenaryo at ito po ay pagdedebatihan sa first, second, and final reading. And thereafter, dadalhin po ito sa Senado. Ngayon, ang nakakatakot kasi sa Senado, baka makakuha po ito ng majority votes para hindi po nila ipasa yung revocation ng SMNI. We are hoping na sana kung ano man yung naging desisyon ng Kongreso sa ngayon at kung wala naman pong problema dito, katiga na rin po ito ng Senado. At after po ng pagpayag dyan, kung sakasakali ng Senado, ay pupunta na po yan sa tanggapan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at nasa kamay na po ni Pangulong Bongbong Marcos kung either ibibito niya yung bill or ipapasa po ito into a law. And that will be the time, officially, that the franchise of the SMNI or the Suarez-Hug Media Corporation operating under the business name SMNI will be revoked. Kasi tandaan po natin, the franchise, kaya po nagkaroon yan dahil po sa isang batas, Republic Act 11422. At para ma-revoke, kailangan din po ng isang batas. Kaya yung bagong batas, repealment po ito. Ang ibig sabihin po ng repealment, ito po yung batas na nagsasawalang bisa sa isang existing law. Again, hindi po ako abogado sa mga bashers ko dyan, ha? Pero asarin ko lang kayo. Ha? Kaya kong magturo ng criminal law and jurisprudence ang wala po akong tiniting ng libro during the time, during the heights of my academic career. Kaya wag nyo akong yabang-yabangan. Mas mayabang ako sa inyo, mga bashers ko. At iparating ninyo ito sa mga DD sheets ng mga kakilala nyong abogado. I am willing to have a debate sa mga abogado na DD sheets kung ang pag-uusapan lamang ay criminal law and jurisprudence. Specifically, this case of Apollo Quiboloy, pwede natin pag-usapan yan sa isang debate. Iparating nyo yan sa mga DD sheets yung mga kilalang mga abogado. Tuloy po tayo rito, mga tol. Or mas alam natin na yung SMNI. Mm-hmm. So yun po yung mainit. Pagkatapos po ng committee level, pupunta na po yan sa plenaryo, sa mga debate. Pag pumasa ng third reading, then it will go to the Senate. So attorney, as long as he does not show up, what will happen pag ganyan na lawyer lang ang nag-show up?
syempre, di ba, pag yung abogado yung nagpakita, ginagawa naman yun sa mga korte. But again, this is his chance kasi, di ba, to be able to speak on his personal knowledge. Ano ba talaga itong mga sinasabi ng mga allegations, accusations against him? And he's the best person to be able to answer these things. So, ito po, sa committee level, lista pa sa itong bill sa revocation ng Suarez oath. So, okay, so moving on na tayo na lang dito sa kaso ng SMNI. Yes. Alright. Ito naman na mas magandang balita. Nag-groundbreaking na para sa construction ng Philippine Cancer. Iba na yan, ha? Ibang usapin na yan. Pag talakayan natin yan sa mga susunod na live streaming, positive po yan. Yung sa groundbreaking na isinagawa sa isang serbisyo pangkalusugan, particular sa mga cancer patients, ano, yung mga humaharap po sa problema, particular sa cancer. Napakalaking tulong po niyan sa mga kababayan po nating Pilipino suffering from that sickness. Ano? Sickness nga ba yung category? Pasensya na, hindi po ako med students. Anyway, med practitioner, kung ano man ang tawag doon. Balik po tayo dito sa usapin po kay Apollo Quiboloy. Patuloy po nating reaksyonan ito pong naganap na press conference kanina nitong si Senator Risa Ontiveros sa problema nga po nitong si Apollo Quiboloy dyan po sa kanilang committee. Ayun. Ang tanong, kung hindi daw po katanggap-tanggap ang explanation, pagbobotohan pa rin daw po ba ito ng committee o magkakaroon lamang ng ruling ang chairperson? Tingnan natin ang kasagutan dito nitong si Risa Ontiveros. Pwede kung I could get back to you on that kung ano yung magiging proseso, pero by my common sense lamang, sa pag-uusap naming mga senador, kasama ako doon at syempre kasama pati si SP, madedetermine namin kung baga ano bang sense of the Senate kung magpadala siya ng dahilan kung katanggap-tanggap ba ito o hindi. Pero ang bottom line ay there has to be finally some kind of decent answer from Quiboloy. Ang pinaka dapat gawin ni Apollo Quiboloy yung katanggap-tanggap na kasagutan o paliwanag bakit hindi po siya dumalo diyan po sa hearing sa Senado. Merong tanong, Top 1, anong thoughts niyo regarding is it possible na wala na sa Pinas si Quiboloy? Sabi ni Gus Tambunting kanina, yung congressman from Paranaque, hanggang bang may buhay, may posible, may possibility. Ano? There is a possibility na tumakas itong si Apollo Quiboloy. Pero I will stick to the statement of the government na si Apollo Quiboloy ay nandirito pa rin sa Pilipinas. Kasi yan po ang paniniwala ng ating gobyerno. Hindi pa po lumalabas si Apollo Quiboloy. At siguro naman, hindi niya gagawin na magtangkang lumabas, otherwise baka maaresto siya nang wala sa panahon. Ano? Dahil meron pong impending warrant of arrest na sa kanya ang House of Representatives, but unfortunately, wala pa po talagang hold departure order dito kay Apollo Quiboloy. Alam niyo yung HDO, hold departure order. Ito po kasi yung kasangkapan ng ating Bureau of Immigrations at ng ating iba pang mga law enforcement authorities, parang isang taong magtatangkang umalis sa ating bansa ay hindi po nila payagan gamitin ang reasonableng pwersa kung kinakailangan para lamang hindi makalabas ito ng bansa kung merong HDO. Pero kung wala pong HDO o katulad lang ngayon ay lookout bulletin, halimbawa sa ngayong punto po na ito maisipan ni Apollo Quiboloy na lumabas ng bansa, baka magkaroon po ng problema dyan ang magpapatupad ng batas. Kasi, alam nyo naman, ang valid reason lamang ay para pigilan ng tao is HDO. Pero kung lookout bulletin, kung ako po police o kaya ako Bureau of Immigration, mag-iisip din ako. Hindi ko to basta-basta pipigilan si Apollo Quiboloy. Itatawag ko muna yan sa pinakamataas ang pay grade sa akin para sila ang magdesisyon kung ano ba ang dapat gawin. Dahil kapag ka pinigilan mo kasi ang isang tao na lookout bulletin pa lamang,
eh malalabag mo po yung constitutional rights po nito to travel. Ano? Mas mataas po yung constitutional right. Except, syempre, kapag ka meron na pong utos mula sa korte na ikaw ay hindi pwedeng lumabas ng bansa, maliban na lamang kung ikaw ay may paalam sa korte o doon sa authority na nag-issue ng hold departure order. Okay, sana kahit paano nasagot ko yung katanungan mo. Again, hindi po ako naniniwala na si Apollo Quiboloy nasa labas po ng bansa. Ang paniniwala ko, nandiyan pa rin po siya somewhere in Davao, pero merong possibility na siya po ay tumakas at marahil ang isa sa point of destinations niya ay ang China. Kasi yun talagang rumors eh, na kapag ka tumakas ng bansa itong si Apollo Quiboloy, pupunta po ito sa pinaka malapit na kaibigan ng kanyang kaibigan na si Rodrigo Duterte. At alam naman natin kung anong bansa ang malapit na kaibigan itong si Rodrigo Duterte, ito po ang bansang China. Sa ngayon, ang pawang ginagawa niya ay pagtatago, pagbibigay ng mga hindi maintindihang mga komento, pag-i-impose pa, pag-lay down pa ng mga kondisyones. Unlike any other person na naimbita na sa kasaysayan ng Senado para humarap sa committee hearing. Kahit kung ang abogado ay sumagot, that should be on behalf of him. Or kung siya ang sumagot personally, siguro mas pinaka-okay yon. Pero ang pinaka-okay ay kung maayos yung sagot niya. Malamang hindi magiging katanggap na... Huwag din natin kalimutan mga tol, ha? Paalala ko lang sa inyo, na ang mga senador na kumakampi hayagan dito kay Apollo Quiboloy ay si Senator Robin Padilla, si Senator Cynthia Villar, Senator Bongo, at saka si Senator Amy Marcos. Si Senator Ronald De La Rosa, hindi siya miyembro ng committee, pero naniniwala po siya na truly son of God ito pong si Apollo Quiboloy. Sa kanya po mismo nang galing yan, son of God itong si Apollo Quiboloy, sabi niya. O, tandaan po ninyo ang mga pangalang iyan, mga tol, kasi malapit na po ang halalan sa 2025 and most of them tatakbo po for re-election. Unfortunately, yung mga mahal ninyo o yung mga loyalista na nagmamahal sa mga Marcos, kasi ako, PBBM supporter ako eh. Ha? Kay PBBM lang ako eh. At sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, wala akong pakialam kay Senator Amy Marcos eh. Pero maraming nasasaktan sa inyo. Dahil nga po, itong si Senator Amy Marcos, parang sa paningin ng marami, hindi maganda ang treatment niya sa kanyang kapatid at sa gobyernong ito. At bagkos kumakampi kay Rodrigo Duterte. Pero may mga ilang mga loyalista na sinasabi, estratehiya lang yan nitong si Senator Amy Marcos. Ano man ang inyong mga paniniwala dyan, wala akong pakialam kay Senator Amy Marcos at hindi ko siya iboboto. Pero sana sa mga naniniwala pa rin na itong si Senator Amy Marcos ay kapanalig ng gobyernong ito, pag-isipan po ninyo kung ano po yung kanyang mga ginagawa at sinasabi. At higit sa lahat, kahapon, kagabi, tinira na naman itong si Rodrigo Duterte ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos, pati ang kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tinira nitong si Rodrigo Duterte. Tingnan natin kung yan po ba ay papansinin nitong si Senator Amy Marcos, dahil ama niya na po ang pinag-uusapan dito, hindi na po si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, pinangangalagaan niya ang reputasyon ng pangalan nila bilang Marcos. At hindi niya hahayaan ang sinuman na yurakan ang legasiya partikular ng kanyang ama. Pero kagabi, niyurakan niyan nitong si Rodrigo Duterte. Ang sinabi ni Rodrigo Duterte, if I remember it correctly, I hope my memory serves me right, ha? Sabi niya, pagka talaga mga Marcos, pinapakailaman ng konstitusyon. Ang intention niya doon para daw palawagin ng mga Marcos ang kanilang termino. Senator Amy Marcos, harap-harapan ka ng binabastos ng iyong kaibigang itinuturing at kung saan loyal ka sa kanya. Ano pa ang masasabi ninyo doon sa mga naging pahayag nitong si Rodrigo Duterte kagabi?
tanggap sa Senado. But as I said, if by some miracle maging katanggap-tanggap, at least finally, magkakaroon ng maayos siyang komunikasyon sa Senado. Ano daw ang hindi katanggap-tanggap? No, kasi hindi daw naniniwala na itong ginagawang hearing ni Risa. Not at all. O yan, tinatanong sagot. Jurisprudence is firmly on our side. The Senate rules are firmly on our side. At okay, mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol dyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na mag-simpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya, at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Kiboloy na wala siyang obligasyong humarap? Kaya lalong tumatapang itong si Kiboloy kasi kinakampihan ng mga katulad na senador itong si Robin Padilla. Katulad ng paniniwala sa separations of states and church. Akalain mo, yan pa yung ginagawang dahilan nitong si Senator Robin Padilla. Nakakatawa, di ba? Kasi bakit? Mukhang hindi alam ni Senator Robin Padilla ang purpose kung bakit merong separations of church and state. Ang dahilan, mga tol, kung bakit merong paghihiwalay sa estado at sa simbahan ay dahil hindi pwedeng gamitin ng estado ang kapangyarihan nito para pilitin ang sinuman na ito ang kanilang maging relihiyon. Yun po talaga. Ha? That is the primary reason kung bakit merong separations of church and state. Not necessarily na kapag ka ito ay paniniwala mo, hindi ka na pwedeng pakialaman ng estado. Para saan pa ang konstitusyon? Sabi sa ating konstitusyon, the primary duty of the government is to serve and protect the people. Parens patria doctrine. Ama ang ating gobyerno ng lahat ng mga Pilipino at ng mga tao na nandirito po sa Pilipinas. At ang kanilang pangunahing trabaho bilang ama, protektahan at paglingkuran ang mga mamamayang Pilipino. At bahagi ng pagpoprotekta dito ay pagbibigay ng hustisya para sa mga nabiktima ng krimen. At in this case, ito pong si Apollo Kiboloy ay inaakusahan ng paglabag sa batas. At hindi mo pwedeng ikatwiran yon, Senator Robin Padilla, na porket siya ay religious leader ng Kingdom of Jesus Christ, eh hindi na siya pwedeng pakialaman ng ating estado. More so, ng institusyon na mismong kinabibilangan mo. Ano yun? Kapag ka ikaw leader ka ng isang religious organizations, kahit pumutay ka ng maraming tao, manggahasa ka ng maraming kababaihan, hindi ka pwedeng pakialaman ng estado? O kaya hindi ka pwedeng paimbestigahan ng Senado dahil merong separations of church and state? Hindi pwede yun, Senator Robin Padilla. At higit sa lahat, yung katwiran mo na dapat tumanaw ng utang na loob ang mga Pilipino dito kay Apollo Kiboloy, wala po yung basihan. Ha? Kung meron mang lumalaban sa CPP-NPA, hindi lamang si Apollo Kiboloy yun. In fact, ang kauna-unahang pangulo na lumaban sa teroristang NPA ang dating Pangulong Marcos Sr. Kung itinuturing mo na bayani ang paglaban sa komunismo na isinusulong nito pong CPP-NPA sa pamamagitan ng kanilang marahas na kaparaanan, eh dapat kilalanin mong bayani itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasi ganun yung logic mo eh. Senator Robin Padilla eh. Talon tayo dito kay Senator Cynthia Villar. Ito namang si Senator Cynthia Villar, parang hindi po ito senadora ng bayan. Parang senadora po ito ng kanyang mga kaibigan at kaibigan ng kanyang pamilya. Bakit po natin sinasabi? Ayon kasi dito kay Senator Cynthia Villar, mabait sa kanilang pamilya itong si Apollo Kiboloy at mabait na kaibigan. You will not do that to a friend. Parang something like that yung sinabi niya. Ha? You didn't do that to a friend. I hope tama yung pagkakaalala ko. Ano yung sinasabi niya hindi mo dapat gawin yan sa iyong kaibigan? Yung pagpapa-aresto daw.
Nakita ninyo kung paano nagse-serve ang mga senador na ito sa Senado. Apat sila. And they are serving the interest now of Apollo Quiboloy. Ako, hindi ako agree dito kay Risa Ontiveros sa mga political ambitions nito or political positions niya. Pero sa pagkakataong ito, although mas nais kong sampahan ng kaso itong si Apollo Quiboloy, which is ngayon ang inangyayari na, hindi pa rin natin pwedeng pigilan itong si Senator Risa sa kanyang ginagawa. Kasi mandato po nila yan eh. Nakasulat po yan sa ating 1987 Constitution, no? Ah, mga bashers ko dyan, kung ako lang abogado, di i-state ko sa inyo to nang hindi ko to binabasa. Hindi ako abogado, baka sabihin ninyo, nag-aabogaduan ako. Oh. Diba? Yan o. Section 1 sa Article 6, the legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines, which shall consist of a Senate and a House of Representatives. Ganun po yung nangyayari ngayon. Ha? Sila po ay nagsasagawa ng mga hearing in aid of legislation. At kung babasahin nyo po itong kabuuan ng Artikulo 6 na yan, makikita nyo po dyan ang kapangyarihan ng Senado at ng Kongreso to conduct hearing in aid of legislation. Tapos sasabihin itong si Senator Robin Padilla, hindi pa pwede yung ginagawa nitong si Senator Risa Ontiveros. Alam niyo kaya lang nasasabi yan ni Senator Robin Padilla, dahil malaki ang utang na loob niya kay Apollo Quiboloy. O baka sabihin ninyo, hindi totoo yan. Hindi yan sinasabi nitong si Senator Robin Padilla. Sa kanya mismo mga labi nagmutawi. Ano yung sinabi niya? Pinahiram siya ng chopper nitong si Apollo Quiboloy. Pinagamit sa kanya ang airtime nitong si Apollo Quiboloy. Lahat po yun merong value. Bago makalipad ang helicopter, gagastos ka po ng gasolina para dyan. Magbabayad ka po ng piloto. Bago ka pa ka makapag-airtime sa television, magbabayad ka po ng napakalaking halaga. Lahat yan binigay sa kanya ni Apollo Quiboloy. At siya mismo ang nag-mention nun. May utang na loob siya at hindi niya yun may kakaila kay Apollo Quiboloy. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo nag-graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political blogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.